Magandang araw sa lahat, batid kong inaabangan na ninyo ang part 2 ng Bonnet Gang kaya't pasensya na po, kailangan lang nating mapasadahan ito para na rin magbigay linaw sa ilang mga bagay. Pakiusap lamang, naway mabigyan nyo ng oras na mapanood ang kabuuan upang mas maunawaan ang ibig nating iparating bagamat marami pa rin kulang dahil napakaraming isyong nakapaloob sa usaping ito. Sasamantalahin ko na rin ang pagkakataong ito na magpaunang abiso sa mga naulila ni PFC Raymond Kenlog. Na, ang paglabas ng content na ito ay dulot ng mga samot-saring masasamang speculations na nagsulputan laban kay Senator Raffy Tulfo. Bilang supporter, we've found the need to share at least some things that we personally know. Pagpasensyahan nyo na rin ang delay dahil alam kong alam ninyong hindi tayo naglalabas dito ng mga unverified information bukod sa sandamakmak na ating mga ginagawa. Hindi po natin sila tutularan na walang ibang layunin kundi makapanira ng kapwa, higit lalo na ng mga taong walang ibang nais kundi ang makatulong. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at pangunawa. Naglabas po kanina at pinost po namin sa Luminous yung isang parang manifesto entitled A Call for Respect and Honor Condemning Raffy Tulfo's Unacceptable Treatment of Citizens and the Men in Uniform. Basahin ko na mabilisan lang po, ha? I bet that most of you, if not all, have already heard or read the so-called manifesto. Kaya skip na po natin itong part ng pagbasa. Para naman sa iba, maaari nyo po itong isum. So moving on. Ang mga nagpirma po dito ay, yung alam ko, ang mga nauna pa lang ay 146 former officers and, yeah, former officers of the Armed Forces of the Philippines. Okay, bakit mahalaga po na i-discuss ito na maging bahagi ng usapang pangnasyonal, itong manifesto na ito, na A Call for Respect and Honor. Kinu-call out dito po si Senator Raffy Tulfo dito sa kaso ni PFC Raymond Kandog. Si PFC Raymond Kandog noong 2020 ay tinawagan ni Sir Raffy Tulfo base sa isang reklamo ng kanyang former fiancé. Ikakasal na dapat si si Ma'am Daisy Ray Cerreos. Ang reklamo ni Ma'am Daisy Ray ay umayaw sa kanilang kasal si PFC Kandog. At the time po, nakapaghanda na si Ma'am Daisy Ray, nabili na po yata yung bahe at binibili na po yung wedding ring. Lahat po ng mga arrangements, siya po at ang kanyang pamilya ang nag-undertake. Na umiiyak siyang nagsumbong kay Sir Raffy na biglang umayaw si PFC Kandog. Tinawagan po siya at sinabi ni Sir Raffy during the course of that discussion, tinanong, bakit ayaw na niya? Ang sabi ni PFC Kandog, parati daw po silang nag-aaway, among other things. Ngayon, sa pinabulaanan ni Daisy Ray, sabi hindi sila nag-aaway or at hindi niya na at ibinunyag niya na buntis na nga po si Ma'am Daisy Ray. Later on po, dahil sa stress ng sitwasyon na nawala o nakunan siya prior to going to Raffy Tulfo in action. During the course of that, na pumanig si Mr. Tulfo kay Ma'am Daisy Ray at sinabi niya kay PFC Kandog, and I quote, alam mo ba yung psychological or emotional stress? Kapag yan ang kinaso sa iyo dahil sa dinaranas ni Daisy Ray na kagagawan mo, kinukot po namin si Sir Raffy, pwede kang makulong, sir. Sinabi pa niya, at sisiguraduhin namin na makulong ka, pero dapat tanggalin ka muna namin sa serbisyo. Huwag ka muna magsalita ha, makinig ka. Sir Daisy says, duwag ka sir, nakakatakot ka. Baka pagdating sa inkwento, iwan mo mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na, nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ka ng takbo, iwan mo boots mo, takbo ka. Kawawa naman yung mga kasama mo, iwan mo dahil duwag ka. Siguro habang nagbabarilan, tatakbo ka, sabay siguro sigaw mo, mama, 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 nandito na ang kalaban, tulong, mama. Pinagtawanan siya. Meron yung parang sound effects. O dili kaya, nakatalugpong ka at nagdarasal tapos tinatawag mo mama mo. Hindi, ginagawa ko lang katatawa na, biro yan, pero hindi ka bagay maging sundalo, sir. Nakakatakot ka. Ito'y paparating ko, sir, paparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung pagkatao mo. And then, idadaan ka uli sa isang psychological test, neuro test, kung ikaw ba'y karapat-dapat maging sundalo. Hindi, sir, sa assessment ko, hindi ka bagay, sir, maging sundalo dahil duwag ka, duwag ka. Okay. So, yan po ang sinasabi ng ating mga retired AFP officers tungkol dito na sinasite nila na medyo insulting na attitude ni Senator Raffy Tulfo. If I am to interpret, as can be read, I'd say that it suggests deep dissatisfaction and anger among military personnel and law enforcement officers, both active and retired, towards Senator Raffy Tulfo.
Guess the conflict arose from an incident nearly 4 years ago where Senator Tulfo allegedly mocked an army soldier, PFC Raymond Kenlog, on his public service program, calling him duwag, as partly mentioned by Attorney Trixie ayon na rin sa pangunawa nila. Senator's comments were based on a complaint from Kenlog's fiancée who's seeking help. For she was abandoned by whom she had impending wedding plans with, and the father of the baby she just lost to miscarriage. While SR intent might have been to advocate for her plight and draw attention to a perceived lack of personal responsibility, the method and platform used amplified the impact of such accusations, leading to widespread public judgments that might not fully appreciate the context. Mind you, it happened nearly 4 years ago. This incident, especially following the soldier's death in combat, has intensified feelings of resentment among the military and law enforcement community towards Senator Tulfo. Let me emphasize that the focus of these people was on the controversy surrounding SRT's comments and actions regarding a soldier and his personal life which happened nearly 4 years ago, rather than on any criminal activity committed by the officers involved. Kung hindi nyo pa rin naunawaan yun, aba, malala nga talaga ang problema nyo. Now, surely, kayang-kaya na ng iba, provided na may mga isip na sagutin ang tungkol riyan. What actually caught my attention in this particular controversy that people are relentlessly pushing forward, which in reality wasn't even directed at the majority, causing everyone to be excessively mad at Senator Tulfo, was the long list of those officers who allegedly signed the manifesto, and the incident that caused PFC Kenlog's demise. For emphasis, let me reiterate that Senator Tulfo's remarks calling the soldier duwag were directed at the perceived lack of accountability and responsibility in personnel matters, which he then, please excuse the word, this is due to the lack of a better term, humorously and rhetorically extended to the soldier's professional duties. That said, in my opinion, the perceived failure to fulfill personal responsibilities suggests a potential parallel to his professional duties. Again, as I've said, in my opinion, while it's not always the case, it seems to me that such failure given their situation, says a lot about the person. Not to mention that, of course, context matters which in this case, most people including those officers who signed the so-called manifesto miserably failed to fully appreciate. SRT's approach aims to hold individuals accountable, which is a common theme in his broadcasts. Ganyan na talaga siya, it has always been a part of his media persona, and has been supported by many for its directness kung saan ay talaga namang epektibo, most of the time. The only problem is, many people can hardly accept the fact that SRT genuinely cares for the people, that's also why some people consistently throwing shades, and tooting males, no matter how good his intentions are. His remarks, while harsh, are framed as a way to emphasize accountability. Furthermore, he empathizes with these people or shall I say, those oppressed, and we definitely cannot blame him for that. Talagang hindi ito mauunawaan ng ibang tao, at kailanman ay hindi na magiging tama, lalo na kung parating masama ang pagtingin nito sa mga bagay-bagay. Ayan pa ulit-ulit na ko. In his decades being in the public service, we have witnessed how effective he has been in championing the rights of the people. His genuine empathy towards people's struggles, which enables him to connect with his audience, build trust, facilitate conflict resolution, empower individuals, and influence positive change through the media. This only proves that it fosters trust and credibility among his audience, making them more receptive to his advice and interventions. And that empathetic approach of Senator Raffy Tulfo empowers individuals by validating their experiences and providing them with a platform to voice their grievances. This can be particularly impactful for marginalized or vulnerable individuals who may feel unheard or powerless in other contexts. That's where his heart actually belongs. Moreover, he found the need to do so, because if he's not gonna do it, nobody else will. Ano ba sa akala nyo? Gustong-gusto niya talagang naninita ng ganon? Just so you know, hindi ho ikinatutuwa ni Senator Tulfo ang mga ganong pangyayari. Ngunit tulad ng nabanggit, sa tinagal-tagal niyang nasa serbisyo publiko, halos lahat na yata ng iba't ibang hinaing, sumbong, kabulukan ng sistema sa gobyerno, ganon din ang kawalan ng katarungan o hustisya, ay narinig at naharap na ni SRT. Kung kaya gano'n na lamang ang kanyang desperasyon at frustration na hopefully ay maituwid para sa kapakanan din ng lahat. Nagsumikap siyang makatulong sa anumang paraan. But of course, he can only do so much. Kung kaya ngayong nailuklok siya sa pagiging senador, ginagawa niyang lahat ng magagawa para sa kapakanan at kabutihan ng lahat. Somebody has to speak up. Senator Tulfo's so fed up. It was due to his frustration kaya nagkakaroon ng bugso ng damdamin sa tuwing mayroon siyang nakakaharap dahil bitbit niya ang sangkaterbang hinaing, hinagpis, sumbong ng mga tao sa kanya. Ipinaglalaban niya ang ating mga karapatan. Ano bang napakahirap intindihin dun? Galit na galit kayo pag may nakakastigo siya sa tuwing may Senate hearing, samantalang mangmang kayo sa katotohanan. Bilang isang senador, siya ang tinuturing na representante ng taong bayan.
At bilang representante, nararapat lamang na nauunawaan at nalalaman niya ang mga karainggan nang sa ganon ay ma-address. Kasalanan ba ni Senator Tulfo kung maapektuhan siya dulot ng mga hindi magagandang karanasan ng iba? Masisisi niyo ba kung may simpatsya siya sa mga tao? Mas gusto niyo ba yung prim and proper na senador para kapurihan at kagiliwan ng mga tao? Para lang walang masabing masama, ngunit hindi mo marandaman sa kanya na kaysa siya ng taong bayan sa pagtutuwid sa mga maling nag-e-exist sa ating pamahalaan or should I say, sa anumang ahensya? Na hindi niya may voice out ang sentimiento ng publiko? Alang-alang na lang para ma-please kayo? Hindi niyo man lang ba naiisip na sadyang magkakaiba ang ating mga katangian at katauhan? Magkakaiba tayo ng pagtanggap at pagtingin sa mga bagay-bagay. Magkakaiba tayo ng approach at response sa bawat sitwasyon. Hindi rin porket nag-work ang pamamaraan ng iba ay magiging ganun din sa'yo. Kaya walang kahit sino ang maaaring magdikta kung ano at dapat na maramdaman ng isang tao towards a particular situation. Simply, his empathetic interventions can also influence public opinion and drive positive change on a broader scale. His ability to empathize with individuals facing various challenges helps raise awareness about important social issues and promotes empathy and understanding within society. That's also why RTIA is so important to the Senate. Dahil, through their program, mas may kumpiyansa ang mga tao para lumapit at dumulog. At the same time, mas nagiging aware tayo. SRT, just like the others, are often thrust into the spotlight during legislative inquiries. They're being emotional or confrontational are born out of their genuine concern for pressing issues. As previously argued, in a political landscape where direct and passionate expression is common and even expected, one can assume that employing bold statements to underscore the severity of the matters at hand or to challenge the witnesses and or resource speakers is deemed necessary. It's worth noting that while some may argue that the conduct of lawmakers, particularly Senator Raffy Tulfo, during Senate hearings can occasionally undermine their effectiveness, it is important to recognize that such behavior can also bring attention to crucial matters and stimulate vigorous deliberation and discourse. After all, what's more important is the welfare and for the betterment of us all. Pinauunawa lang namin sa inyo ang katotohanan sa likod ng mga pinapuna ninyo kay Senator Tulfo. Batid namang may mga patakarang sinusunod sa Senado, ngunit tulad ng paulit-ulit din nating ipinaliliwanag, hindi maiwasan ang mga ganong tagpo sa mga Senate hearing kung saan nagkakaroon sila ng pagkakataong makapagsagawa ng mga imbestigasyon at pagtalakay hinghil sa mga mahalagang isyu sa lipunan, kabilang na ang korupsyon, kawalan ng hustisya, mapang-abusong sistema, at marami pang iba. Kalimitang hindi maiwasan ng matinding emosyon dahil sa dami ng mga problemang kanilang nakikita sa mga ahensya ng pamahalaan. Mga kapalpakan at kakulangan sa sistema na nakaapekto ng malaki sa buhay at kalagayan ng mga mamamayan na tulad ng makailang beses nating ipinaliliwanag, ilang lamang ito sa mga frustrations ni SRT over the past few decades sa serbisyo publiko kung kaya alam na alam niya ang mga ganong kaganapan. Isa si SRT sa mga unang nasasaktan para sa ating mga kababayan. Ngayon, balikan natin ang so-called manifesto na ito. Kahit gaano man nila itangjing isa itong low-class smear campaign laban kay Senator Tulfo, hindi may kakaila ang kanilang hindi magandang motibo habang si Senator Tulfo ay abala sa pagtulong at pagganap sa kanyang mga tungkulin. Ano nga ba ang layunin nito para ungkatin ng isang isyo na nangyari ilang taon na ang nakaraan na hindi pa man nagiging senador si SRT? Ano ba ang tamang gawin na gustong mangyari ng mga tao? Gusto ninyong manahimik na lang si Senator Tulfo at itigil ang pagtatanggol at paglaban nito para sa ating mga karapatan? Ganun ba ang gusto ninyong mangyari? Hayaan na lang bang mamayagpag ang katiwalian, ang korupsyon, ang kawalan ng hustisya, ang pang-aabuso, maging ang mga kapalpakan ng mga ahensya ng pamahalaan, ganun ba? Hayaan na lang nating magdusa ang mamamayan na hindi matutugunan ng mga suliraning ito? Imbes na sana'y nagtutulong-tulong sa pagtugon sa mga problemang kinakaharap ay heto at mas mahalaga pa sa inyo ang pansarili ninyong interes habang si Senator Tulfo ay walang tigil sa pagseserbisyo publiko. Sa puntong ito, nais kong marinig ninyo ang pahayag ni Supreme Court Justice Marvick Leonen sa isa sa kanyang mga talumpati. Ariin nating sinasabi ito lahat sa atin at hindi lang para sa mga abogado. It takes a huge amount of courage and the same amount of conviction to do what may seem unpopular, dangerous, inconvenient, but right. In the course of their careers, many a lawyer, or judge, or justice, or public officer lose appreciation for the social value of their profession. Somewhere along the way, convenience takes the form of pragmatic silence. They surrender the choice to make the difficult moral and ethical decision, all to placate the status quo.
They mistake the public interest with debt of gratitude to the elite and the powerful that continue to provide their wealth and create their careers. Expediency overwhelms conscience. I repeat what I have said many times. Our silence, when we fall victim or after we serve as accomplices to corrupt acts of the powerful, is also our own powerful political act. Our silence maintains the status quo. It ensures that others will also be victimized. Our silence in the face of abuse skews power to the system in favor of those with resources and against those who need the law more. Our silence legitimizes greed and undermines the power of public trust. Silence about corruption and abuse of power is not only in itself unjust. Our silence, when we have the ability to speak, is in itself a cause of injustice. Of what use is the palatial home, the latest car, the designer coffee, when all these have been purchased on the backs of other suffering? Of what use is our convenience when our people live in squalor? Of what use are the accolades and the brocades when we do nothing while the farmers or fishers' family become hungry? Doing the right thing is necessary because of the poverty, oppression, and helplessness of many in our society. There are families that live in squalor. There are children who cannot eat 3 square meals a day. There are those who live through oppression. There are children raped by their fathers and uncles or put in danger by the very schools that would provide them with safe spaces. There are those robbed of their youth by dangerous drugs. There are those whose identities make them invisible. When you find your situation too difficult as you follow the noble path, remember these words, which I also keep repeating, which I first heard from Leon Alejandro, a good friend and activist in the 1980s. It has become one of my favorite lines nowadays. The line of fire is always a place of honor. The line of fire is always a place of honor. Protect those who have less in life. Do not stand for abuse. Be accepting of different identities. Speak up against corruption. Do not succumb to having more than enough. Do not trade kindness for the false badges of success. When you enter public office, discharge it for the public trust that it is. Do not temper principle with pragmatism. Do not hide behind comfortable acquiescence. Do not choose comfort in lieu of integrity at critical times. Do not disguise your complicity. Instead, be at the front lines. As a lawyer, resist injustice. Make it your passion to resist injustice. Strive for excellence, not only in order to get you more titles, not to land yourself in top 10 lists of lawyers. Strive for excellence because you need excellence with honor to enable and empower the weak, the poor, the marginalized, and the oppressed. There is wisdom in the difficulties of our people. These are your responsibilities. There is a lot to be done out there. Finally, if there is anything, remember this. Be better than us. Walang magpapalaya sa atin kung hindi tayo mismo. Humayo ng buong giting at tapang, paglingkuran ang sambayanan. Agyamanak, syukran, maraming salamat. Thank you, Mr. Justice Leonel. Hindi nga ba't napakamakahulugan ng pahayag na yon? Hindi nga ba't mensahe yon para sa ating lahat? At yan mismo ang sinusundang prinsipyo ni Senator Raffy Tulfo. Sasabihin nyo bang masama ang ginagawa ni Senator Tulfo na siya ang nagsisilbing boses ng mamamayan? Para sa inyo pong mga namununa, nagbibigay kulay at nagbibigay ng masamang kahulugan sa mabuti at malinis na hangarin ni Senator Tulfo para sa ating lahat, sana'y sariwain ninyo ang pahayag na ito ni Justice Leonel. Ipagpatuloy na nga natin kung ano pang sinasabi ni Attorney Trixie. Alamin natin kung ano nga ba ang natatanging layunin ng sinasabing mga retired and inactive duty military officials. So, taking up the cudgels for this, yung ating mga retired officers and men of the armed forces.
marahil binabanggit nila ito at hindi po yata aksidente na lumalabas ito matapos ang isang survey na halos magkapantay daw sila di umano ni Inday Sara, kung sakaling tatakbo sila ngayon bilang Pangulo ng Bayan ng bansa. Kumbaga, ito ay both a warning at isang call out. Kino-call out po nila si Senator Raffy Tulfo at ipinapahayag sa lahat sa atin, sa taong bayan, kung ano ang pagkatao rin ni Senator Raffy. So dito, parang nakikita natin, tama po yung concern ng ating mga retired AFP officers. Isang opisyal na napakataas ng posisyon ay may ganitong record. Ganito po ang ginawa niya noon. At ayon dito sa kanilang manifesto, tunutuloy pa rin ang kanyang style at ginagawa naman ito sa Senado. Ang tanong nila dito, underneath all of that is, ang kailangan dito ay magbago si Mr. Tulfo. Gawa nga ng kanyang popularidad. So in instances like this, kailangan ng matinding pag-educate sa ating mga kababayan. Yan din po ang concern ng ating mga retired officers at sinasabing hindi pwedeng ganito. Baka pag ito ay tumaas pa ang posisyon ng katulad ni Mr. Tulfo, ay kumalat ang ganitong klaseng behavior. Magulo po yan. Magulo para sa ating lipunan. Magulo din po para sa mga pamipamilya. Tingnan ninyo ito. Isang pamilya po ang sirang-sira. Isang pamilya po ay nagdadalamhati. At mukhang hindi, lahat sila nagluluksa. Lahat po sila, walang winner sa mga ganitong sitwasyon. Whoa! Hold it! Attorney Trixie, saan banda naging kasalanan ni Senator Tulfo na nasira ang buhay ng may buhay? Masamang bintang yan, Attorney Trixie. Si Senator Raffy Tulfo ba ang nag-utos man lang na mag-propose si PFC Kenlog sa girlfriend niya? Na matapos na paghandaan ng babae ang kanilang kasal na buntis at saka inabandona? Na makaranas ng labis na pagdurusa kasunod ng miscarriage nito? Kasalanan ba ni Senator Tulfo to be empathetic at magkaroon ng simpatsya sa tao sa ganong kalagayan? Pinilit ba ang babae na lumapit at humingi ng tulong sa RTIA? Kasalanan ba ni SRT ang desisyong abandonahin ang fiancé niya? Kasalanan ba ni SRT na mangako si PFC Kenlog at hindi to pa rin? Ano ba ang tawag sa tao lalo na sa isang lalaki ang hindi tumupad sa kanyang pangako? Hindi ba karuwagan ang ganong klaseng lalaki na walang paninindigan? Kaya anong karapatan ninyong sisihin si Senator Tulfo sa di umano'y nawasak na pamilya ayon sa inyo? Mas lalong hindi kasalanan ni SRT na nagsundalo si PFC Kenlog na alam ng lahat na delikado. Si SRT ba ang nagdedesisyon para sa buhay nila upang humantong sa ganong pangyayari? Ipagpatuloy pa nga natin. Bukod pa dito, alam natin na nagpaparamdam ang ating mga officials, mga retired officials. Pinaparamdam nila ang kanilang saloobin at pinaparamdam nila na sila po as a sector ay may input dito sa mga pangyayari sa ating lipunan at sa ating gobyerno. Sabi ni Ate Jennifer, mas lato tayo magugulo kapag yung Tulfo na yan maging pangulo. Tabaho po natin bilang mga mamamayan na nakakaintindi ng mga consequences nito na ipalaganap ang impormasyon na yan. Tandaan po natin yung mga ganitong klase, yung picture dito. Yan si po si PFC Raymond Tandog. Kagwapong tao. So, yun po ang dapat nating iisipin pagdating po sa susunod na halalan. So, yun po ang dapat nating iisipin pagdating po sa susunod na halalan. Nakita nyo na? Tapos itinatanggi nyo pang hindi ito isang smear campaign? Hindi nyo lang maamin na na-threaten kayo dahil lang sa isang survey? Sino ngayon ang namumulitika? Hindi ba kayo, at obviously, hindi si Senator Tulfo yun? Dahil ang atensyon ni SRT ay nakatuon lamang sa ngayon sa mga bagay na maaari niyang magawa at maitulong, hindi katulad ninyong mga gaaman sa kapangyarihan at posisyon para sa kanya-kanya ninyong pansariling interes. Talagang magpapakababa kayo ng ganyan para lang mangwasak ng ibang tao. At ang mga sarili ninyo ang sinasabi ninyong mahuhusay at matatalino? Sana nga may talino. Sana nga may husay. Siguro nga kahit paano ay may talino, pero sana'y nagagamit para sa kabutihan at tamang paraan. Subukan nyo ring magkaroon ng totoong malasakit at pangunawa, okay yun. Kayo, lalo na sa pasimuno ng manifestong yan, kayo ang nag-ungkat at nagsimula ng isyong yan at hindi ang sino man sa kampo ni SRT. Kayo ang nambulabog dyan, kayo ang pilit na ng gulo. I was almost done with this video when I suddenly came across this interesting video. Nagkwento raw ang isang kasamahan ni PFC Kenlog tungkol sa mga kaganapan bago nawala si PFC Kenlog. Narito panoorin natin kay Ranger Kabunski's vlog. Ngunit nais ko lang muling ipaalala, kayo ang nagsimula at nag-ungkat ng isyong ito, kaya sa sino mang masasagasaan ay huwag kayo sa akin magalit, kundi doon sa mga mahihinang nilalang na nag-ungkat nito. Dahil nag-request ang mga sundalo na ikwento, no? Yung mga kasama niya sa naturang inkwentro, ikwento at marinig ang kanilang side.
ano ang pagkakilala nila doon sa kanilang classmate na si Private First Class Canlog, ano ang ginawa niya na patunay na siya ay matapang na sundalo, isang ehemplo ng bayaning sundalo na nagbuwis ng buhay para sa tawag ng tungkulin. At in fact, talagang siya ay nasawi doon sa naturang engkwentro iilang araw after nung natawag siya na duwag. Panoorin ninyo itong video statement mula sa field na pinadala sa akin. Ang bali ang nag-move kami gabi, siguro mga alas 10 ng gabi yun. Alas 10 ng gabi, naglakad kami hanggang maging alas 4:30. Doon, pagsapit ng alas 4:30, doon na kami nakabangga ng kalaban. So, sa ongoing na firefight, sa sobrang da, kasi marami kasing ano doon eh, kakahuyan din bahay. Maraming pwedeng pagtaguan talaga yung kalaban. So, habang tumatagal yung laban, hanggang kasikat na yung araw, doon na kami pinaikutan ng kalaban. So, nag-decide yung officer namin na mag-retrograde na o mag-backtrack na. Pagka-decide na ang platoon leader namin na mag-backtrack, unang nag-backtrack si Late Canlog at yung kasama niya. Naganap sila ng advantage position para makakabar fire ng maayos sa mga remaining na tropa na naiwan sa loob. So, sa pag-aatras, so, ako yung last man kasi na umatras. So, sabi ko kay Late Canlog, Sergeant, withdraw ka na doon. Ako yung last man. Pero sinabi niya, hindi. Mauna ka na doon. Mauna na kayo. Kasi pag sabay-sabay tayong matras, mauubos tayo. Ika-cover fire kung muna kayo. So, matras ako. Naganap ako ng posisyon para makover fire siya. Pero bago nun, pagdating ko sa posisyon ko, tinignan ko siya. Tinamaan siya ng M203, grenade launcher. Tumilapon siya. Pero tinawag ko siya. Sa Red Canlog, okay ka lang ba? So, sumin niya siya ngayon. Thumbs up. So, ibig sabihin nun, okay siya. Napangiti pa nga siya eh. Pero nung nagka-cover fire na ako, tinawag ko siya ulit. Sergeant, withdraw na. Yun yung time na hindi na siya umimik. Tinawag ko pa siya ulit ng pangalawa at pangatlong beses. Hindi na talaga, wala nang Late Canlog na nagsalita. With all due respect ho sa lahat, lalo na sa pamilya ni Canlog. Pero again, uulitin ko lang na walang sino man mula sa kampo ni Senator Tulfo ang nagpasimuno ng pag-uungkat nito ha. Okay, moving on, lumalabas sa interview o video na ito na matapos tamaan ay nakausap pa di umano si Canlog na nagpresinte pang mag-cover upang sila'y ligtas na maka-atres. Na, sa pangalawang beses na ito'y tinamaan at saka pa lamang namatay. Ngunit bakit sa orihinal na ulat na ito napilit di ang anong pina-retract ng kung sino upang di umano'y maligtas mula sa kahihiyan, ay instant ang kanyang pagkamatay kasama ng isa pa. Narito pa ang isa na dapat ninyong marinig. Isa rin ito sa mga ipinatanggal, ngunit syempre, bilang ayaw natin ang fake news dito ay pinagsumikapan kong ma-retrieve ta, para na rin sa kabataran ng lahat. Muli, walang sisihan ha, kayong mahihinang nilalang na gumawa ng black propaganda against Senator Tulfo ang pasimuno nito. Kaya sa pamilya, kaanak, mga kaibigan ng yumaong posibleng masagasaan nito, huwag kayo sa akin magalit kundi doon sa mga nagmamalaking mga general na may pakana ng manifestong yan. At dahil lang naman sa hirap ng terrain doon sa area, no? Yung kalaban, yung ating mga, yung itong target natin, ay nagkaroon ng maraming reinforcements galing sa BIFF doon sa area. Kaya medyo nahirapan tayo ng mapaikwento ang toka natin. No. So gaano karami yung member ng BIFF at pinagsamang Dawla Islamiyah Terrorist Group yung nakasagupa ho ng militar? Hindi naman sila gaano karami talaga. Subalit ang pinaka-advantage sila doon, yung terrain doon sa area. No? Alam naman natin na ang lugar na to
ay malapit sa mga tubigan, no? Ah, oh, Marshall. Yung reinforcement nila nanggagaling doon sa mga ano, sa mga waterways kung saan sila dumadaan. Hmm. Kaya ang assessment natin doon sa area ay mahirap siyang i-maneuver dahil sa tubig at lalo-lalo pa sa nakarang araw ay lumakas ang ulan dito sa area natin. So itong dalawang sundalo, Colonel, nasawi ito sila sa pamamagitan ng harapan, putukan, Colonel, yes, o IED? Ano po ang nakapatay dito sa dalawang sundalo? Yung dalawang nato na namatay sa ating mga, sa parte ng mga sundalo, probably mga 20 meters na lang, Jasper. Hmm. At nandun na yung mga kalaban natin, kaya sa kasamang palad na tamaan itong ating dalawang sundalo. Narinig na nga natin. Kayo, ano ang interpretasyon ninyo sa pahayag ng isang opisyal na inyong narinig? Para sa akin, tila mas pipiliin kong maniwala sa naunang ulat. Batay pa nga sa ating malalimang pagsisiyasat, may nakapagsabing hindi na raw umano nakaganti ng putok ang mga ito na siyang tumutugma sa kopya ng orihinal na ulat at ganun din sa ating napakinggan. Confusing, ano? Gaano nga ba katotoo ang umanong orihinal na ulat at kopya ng interview kumpara sa kwento ng sundalong nasa video? Tunay ba kayang isinangkala ni Kenlog ang kanyang sarili o kwentong Barbero lang? Tanong lang ha, walang personalen. Alalahanin yung sa inyo nagmula ito. At bilang taga-suporta ay hindi nyo ako masisising bosisiin ito. Pasalamat talaga kayo at wala ako sa mood. Pagpatuloy nga ulit natin yung kwento ng sundalo, baka sakaling may makuha tayong maayos. So, matras ako. Naganap ako ng posisyon para makabar para siya. Pero bago nun, pagdating ko sa posisyon ko, tinignan ko siya. Tinamaan siya ng M203, grenade launcher. Tumilapon siya. Pero tinawag ko siya. Sabihin ka nun, okay ka lang ba? So sumin niya siya ngayon, thumbs up. So, ibig sabihin nun, okay siya. Napangiti pa nga siya eh. Pero nung ulit ang cover fire na ako, tinawag ko siya ulit. Sergeant, withdraw na. Yun yung time na hindi na siya umimik. Tinawag ko pa siya ulit ng pangalawa at pangatlong beses. Hindi na talaga... Sandali lang ha, sinabing tinamaan daw ng M203 grenade launcher. Let me remind this dude that M203 is deadly. Ang sabi ng nasa video ay tinamaan daw ng M203, so I must assume na direct hit yon, lalo pat sinabi niya nga ring tumilapon pa. Kung ganun, paano pa nakangiti at nakapag-thumbs up pa si Kenlog sa ganong kalagayan na tinamaan daw ng M203? Parang may hindi tama, pero hindi ko sinasabing nagsisinungaling siya ha. Ano kaya ang posibleng nangyari? Sinabi nitong nagkukwento na di umano ay body ni PFC Kenlog at kasama niya sa huling sandali ay tinamaan daw ng M203 grenade launcher. Maaaring indirect hit ang nangyari at factor din kung gaano kalayo. Paano nga ba natin malalaman ang distansya? Heto, parte ng mga naunang ulat patungkol sa pangyayaring yon bukod pa sa ating narinig. Yung dalawang nato na namatay sa ating mga, sa parte ng mga sundalo, probably mga 20 meters na lang, Jasper. Hmm. At nandun na yung mga kalaban natin, kaya kasamang palad na tamaan itong ating dalawang sundalo. About 20 meters ang distansya. At kahit pa indirect hit, total ay ang sundalo mismo nagkwento na tumilapon pa si Kenlog. Mind you, pag direct fire, ang M203 grenade launcher ay may tipikal na effective range na mula 150 hanggang 400 meters. Ibig sabihin na within sa range na yan ay maaaring accurately tamaan ang target. Needless to say, malapit lang ang pagtama ng granada sa mismong lokasyon ni Kenlog para maitilapon siya ng impact noon. So regardless kung direct o indirect hit, given the circumstances, malamang patay talaga yon kung sinasabi nga ng sundalong ito na nagkwento na tinamaan si Kenlog and base sa kanyang pananalita, I would assume na direct hit yon. Isa pa, kahit tumakbo pa si Kenlog, gaano lang ang may tatakbo niya samantalang baha dun. So given its effective range na may minimum na 150, paano pa kaya yung layo nila sa isa't isa ma 20 meters lang? Narito, para mas matulungan nyo kong ma-decipher kung paano ang nangyari ayon sa kwento netong sundalo. Dahil sa takbo talaga ng kanilang naratibo, alam kong may mali somewhere. Para sa inyong kaalaman, ganito ang itsura ng sinasabi niyang M203. Isa itong underbarrel na ikinakabit sa assault rifle tulad ng M16 o M4 carbon. Ganito na ang itsura niya kapag naka-attach. Sa barrel na yan, niloload ang 40mm grenade.
Heto, ito ay Harrington & Richardson M16 na isang assault rifle. Ito naman ay isa sa mga original production ng AAI na M203 grenade launcher. Actually, iilan lang itong AAI na na-release bago pa i-take over ng Colt. Ayan ang naka-attach na M203 grenade launcher sa M16. Yan, automatic siyang nagkakok pag sinara ang barrel upon loading ng grenade. For safety, ayun effy flip lang, ganun kasimple. Then flip it forward para naman i-disengage. Ang lever na ito naman ay para mabuksan ang barrel. Then itong pivoting na grip handle na ito. Heto ang ammunition, pero dummy lang ito ha, walang laman ang ammunition na yan. Para lang makita nyo. Then ayun, iloload lang siya then nagkakasa siya automatically. Meaning ready to fire na yan. Ang ganitong ammunition na 40mm na ginagamit sa M203 grenade launcher tulad ng sinabi ng sundalong nakatama kay PFC Kenlog ay may mechanism na nagdi-disperse ng shrapnel. Ang fuse mechanism din ito ang nagde-determine sa energy na ilalabas para makapag-inflict ng maximum damage sa target at maging sa paligid nito. Bukod pa riyan, may kill radius ito na 5 meters at wounding radius ng hanggang 130 meters. Ibig sabihin, kung halimbawa ay nag-detonate o sumabog ito sa isang partikular na lokasyon, at nasa loob ka pa ng 5 meter radius, kahit pa hindi ito direktang tumama sa'yo ay maaari mong ikamatay. Kung higit naman sa 5 meter radius, pero nasa loob ng 130 meter radius, makakapagtamo ka ng pinsala. Kaya kung direct hit ang nangyari, ay good luck na lang talaga. Ang M203 ay gumagamit ng high-low propulsion system kung tawagin, hindi tulad sa ibang firearm na pulver. Pag pinindot ang gatilyo, nagtatama ang firing pin sa primer ng bala. Ang spark mula sa primer ay nagpapainit sa propellant sa loob ng brass powder charge cup sa loob ng high-pressure chamber. Ang nasusunog na propellant ay naglalabas ng 35,000 PSI chamber pressure na nagpapalabas sa brass powder charge cup sa pamamagitan ng mga vent holes. Ito ay nagbibigay daan sa mga gas na makalabas papunta sa low pressure chamber sa cartridge case. Sa low pressure chamber, bumababa ang presyon sa 3,000 PSI at ito ang pumupukol sa granada mula sa muzzle sa isang bilis na 250 FPS. Ang ammunition ay may 37,000 RPM right hand spin na nagpapastabilisa dito habang lumilipad. Ito ay nagbibigay ng sapat na puwersa ng ikot upang i-arm ang fuse. Ngayon, may alam na tayo tungkol sa M203 grenade launcher na sinabing nakatama kay PFC Kenlog. We already know enough about it. Kung ayaw nyo maniwalang ganyan siya kalakas na posibleng makapatay outright, Tara, gusto nyo ba subukan natin sa inyo? Anyway, balikan natin ang kwento ng sundalo at kayo na ang humusga kung malapit ba sa katotohanan ang kwento niya. So sa pag-atras, so ako yung last man kasi na umatras. So sabi ko kay Late Kenlog, Sergeant, withdraw ka na doon. Ako yung last man. Pero sinabi niya, hindi. Mauna ka na doon. Mauna na kayo. Kasi pag sabay-sabay tayong matras, mauubos tayo. Ika-cover fire kung muna kayo. So matras ako. Naganap ako ng posisyon para makover fire siya. Pero bago nun, pagdating ko sa posisyon ko, tinignan ko siya. Tinamaan siya ng M203, grenade launcher. Tumilapon siya. Pero tinawag ko siya. Sabihin ka nun, okay ka lang ba? So sumin niya siya ngayon, thumbs up. So ibig sabihin nun, okay siya. Napangiti pa nga siya eh. Pero nung ulit ang cover fire na ako, tinawag ko siya ulit. Sergeant, withdraw na. Ha? Ano raw yun? Pakiulit nga. Pero nung ulit ang cover fire na ako, tinawag ko siya ulit. Sergeant, withdraw na. Patay tayo dyan, bossing. Kaya naman pala hindi nagtutugma ang kwento mo at hindi makatotohanan dahil ibang tao naman pala ang tinutukoy mo, pambihira. Kakantsawan ko na sana mga pabibong mga general o PMAers dahil sila itong nagke-claim sa mga sarili nilang matatalino raw samantalang wala ni isa man lang o kahit na sino ang nakapagtanto ng sablay sa mga kwento mo. Kahit pa ang mga DM anong professionals, maging ang mga abugago at abugaga ay maraming naniwala sa mga pinagsasabi mo. Sayang talaga, akala ko malalampaso ko na sila. Tignan mo kalat na kalat tong kwento mo tungkol di umano sa mga huling sandali ni PFC Kenlog na in the first place ay hindi na nga dapat inungkat ng mga mahihinang nilalang na mga general na gumawa at pumirma sa manifesto dahil napaka-low class nga naman kasi. Again, sa mga kaanak, kapamilya, kaibigan ni Raymond Kenlog,
Sa mga general na yon nagsimula ang isyong ito, at sila ang dahilan kung bakit pa ito naungkat ha. Pero hindi niyo ako masisising mapuna ang ilang mga bagay lang naman ng mga ito. At hindi ko gustong i-undermine ang naging contribution ni Ken Log kung mayroon man. Silang mga mahihinang nilalang na mga general ang gumamit sa naging sitwasyon ninyo. Dahil lang sa karuwagan nila at hindi maamin na na-threaten naman talaga sila dahil lang sa survey, syempre nga naman, they're up to defend Duterte, of course. Si former president kasi nagdoble ng sweldo pero hindi ko sinasabing mukhang pera ha. So ayun, sa dinami-dami rin ng mga men in uniform na natulungan ni Senator Raffy Tulfo. They will just pick this one to be used against him. Additionally, correction lang din po. Private first class po si Ken Log at hindi pa po siya sarhento. Then, sa mga nagsabing nasa critical na animoy nakikipagbakbakan si Ken Log nung araw na siya'y tinawagan ng RTIA at na-interview ng Lave, na siya ring inakala ni Senator Tulfo back then na nagpapalusot lang si Ken Log. Tinawagan siya, di ba? Pero at the time, nasa duty si lalaki sundalo eh. Mm-mm. Tapos nakiusap siya na wag muna kasi parang nasa critical silang sitwasyon. Saka nalang tatawag partner. Nasa operasyon sila. Oo. Okay. Sapo, sabi ni nung sundalo ni Kanlog, si Kanlog, na kung pwede, saka na tayo, saka na po ako babalik. Pwede po kasi nasa critical sila sitwasyon. Ang tingin ko, medyo hindi po yata ito angkop na kaso para sa isang Raffy Tulfo in action. Lalong-lalo na nang inantala nila ang isang active service on duty na sundalo na namimiligro na nilalagay ang kanyang buhay sa peligro. Paglilinaw lamang po, as far as the reports are concerned, wala pong armed encounter na nangyari sa araw na yon, July 9, 2020. Kaya para kay Attorney Trixie at sa isang abugagang tana si Attorney Clarissa Castro si Chun, wala pong naantala at wala pong inabala si Senator Raffy Tulfo nung araw na yon, di tulad sa mga sinabi nyo. Sana ho eh wag naman kayo magpakalat ng maling impormasyon dahil lang sa galit kayo kay Senator Tulfo. Besides, napakaraming mas mabibigat at mas malulubhang suliranin na ating kinakaharap. Bakit hindi nyo na lamang suportahan ang pamahalaan kaysa makapanira ng kapwa at mag-spread ng hate? Bagamat gets nating dapat may check and balance, pero remind ko lang ho kayo, pakipaayos yung weighing scale nyo. May favoritism kasi, at mukhang daspalinghado na. Yan, sa totoo lang ay may kasunod pa talaga ito. Dahil ang talagang nakapuko ng aking atensyon ay ang pangalan ng mga DM anong general na pumirma sa Animoy Manifesto. Pero dahil sa totoo lang ay sobrang siniksik ko na dito ang ilang detalye kung kaya kailangan ko ng putulin kahit na ang dami ko pa gustong busisiin. At first, ibig ko lang sana maipaunawa sa lahat ang katotohanan sa likod ng actuations o behavior ni Senator Tulfo nang sa ganun sana ay hindi tayo bago ng bago. Pero yun nga suddenly, nakita ko ang naturang interview kung saan nag-ugat ang mga maling paniniwala ng lahat ng tao sa mga kaganapan sa mga huling sandali ni PFC Ken Log. And for the nth time, with all due respect sa pamilya ni Ken Log, kung hindi lang inungkat ang isyong ito ay hindi rin ako maglalabas ng aking mga napuna na maaaring makasakit sa inyo dahil tila dinidiscredit ko si Ken Log. Sana ay maunawaan yung posible naman talagang nangyari ang senaryong ibig kong iparating. Kung bakit gagawin yon ng kung sino, ay alam kong alam nyo na rin ang sagot. Sana'y balikan nyo ang aking naging paliwanag sa naging pahayag ni Senator Tulfo. Ngayon para naman sa aking mga taga-suporta, yaman din lamang na hindi ako makaget over sa isa sa aking mga idolong makyot na si Garawi dahil aliw na aliw ako sa paglampaso niya sa isang abugago. At dahil may Garawi syndrome pa rin ako, kayo na rin ang pamiliin ko para sa next content natin. Ang part 2 ng Bonnet Gang kung saan ay maglalabas tayo, as always, ng mga panibagong pasabog. At patutunayan nating isa yung cover-up at hindi covert operation. Upang magkaroon din kayo kahit konting idea sa ugat ng naging hamon ni Senator Tulfo sa mga pulis Bulacan na hindi niya titigilan ang mga yon. O ang part 2 netong manifesto saga kung saan ay ang mga general ang bubusisiin natin. And of course, hindi mawawala ang ating mga pasabog o expose. Alright, yan. Nais ko na lamang iwan sa inyo ang bahagi ng pahayag na ito ni Justice Marvick Leonel na siya ring isa sa mga basehan ni Senator Raffy Tulfo ng prinsipyong kanyang pinaiiral sa sarili mulat sa poll. I repeat what I have said many times. Our silence when we fall victim or after we serve as accomplices to corrupt acts of the powerful is also our own powerful political act. Our silence maintains the status quo. It ensures that others will also be victimized. Our silence in the face of abuse skews power.
to the system in favor of those with resources and against those who need the law more. Our silence legitimizes greed and undermines the power of public trust. Silence about corruption and abuse of power is not only in itself unjust. Our silence, when we have the ability to speak, is in itself a cause of injustice.